Ayos yung pagdidilig, Sanggol, ha? Baka maturumba. Ayan, si Sanggol ang nagdidilig. Ayan. Didilig si Sanggol. Ayan sila. Bunso. Si Ele-Ele, pahiga-higa sa bundok. Ayan, pati si Bihan. Ayan. Ayan po. Ibutin po, muli natin nabisita po ang ating tanim. Ayan. Nagdidilig po tayo ng... Ayan po ang pandilig natin. May nilusaw na ipot. Ayan. Para ano, gumagaganda na rin po yung okra. Ayan, ito ang ating kalabasa. Ayan po. Ganda na. Gumaganda na po yung kalabasa natin. Ayan. Pero na rin po tayong lumalaki at tumataba. Liliit pa lang po. Pero meron tayong nakabungod tanging mataba. Ayan o. Kasabay po yung tanim yan. Nabungod tanging nagtaba agad. Ayan. Siguro po may nagpipirhisyo. Ayaw, patuloy ito, binali. Nabali na yung isa. Kataba-taba, nabali. Binali yung pinakamataba. Maganda na. Kaya hinuhukayan po ng malilim-lalim at para paghahangin po hindi maputol siya. Malakas po dito ang hangin. Ayan. Diligan-diligyo anak ko ng mga tanim namin. Ayan, si Sanggol. Ayan. Ang ating patula po ay yan, okra po yan. Didilig na yan. Maliliit pa. Ayan, mga okra po yan. Ayan. Taas ang sili po natin ay isa ang gumanda. Ayan. Sili po yan. Ayan. Ang patula rin natin po ay yan, ayos na. Ayan. Magkasigbay po ang patula at sili. Ang patula po, gagawin po itong balag. Sa itaas ko ito papagapangin. Ayan. Mga sili rin po tayo dito. Ayan, patula. Ayan po, mga patula po yan. Ayan. May nat ka na ng dahon. Ayan, patula po. Kakaunti ang nabuhay na patula. Ewan ko baka sa pananim natin. Yan, kamuti talaga po ay medyo payat. Ewan ko baka umpisa pa lang. Kikibunan ko nga po ito. Yan. Ayan po, yan nasisinag natin. Nag-green ang dahon na yan. Kangus naman po yan. Nag-green pa lang. Naumpisa pa lang po tumubo. Ayan, kangus naman po yan. Ayan. Mga kangus na po yan. Nagtutubo na yan. Ayan po yan. Magiging green na po na yan. Kangus na yan. Ayan. Malawak pa po ang taniman. Kulang tayo sa pananim. Kulang pa sa panlagay na tanim. Maraming din ang tubo. Dami. Talagang ano-ano. Hindi hiyang talaga dito ang pananim sa ano, lupa dito.
natakpan yung dahon yun, yung papalad. Hmm? Baka dyan namamatay, lalagyan ng patay. Maano ang lupa. Kung mataba, kung maganda ang lupa dito, ang gaganda ng damo dito. Kahit kainin ng hayop, pwedeng ano, tumubo dito na mga damo-damo. Puro ano lang naman ang tumubo dito, oh. Gaho lang. Tapos yung mga matitigas na damo. Hindi naman pwedeng kainin ng mga hayop. Wala, wala pwedeng kainin dito ng hayop na damo. Puro matigas na ano dito. Mga baging-baging na mga matitigas ang naandito lahat. Ang maganda dito, babuyan. Babuyan ang maganda dito sa bundok na ito. Babuy ako dito. Baboy, tsaka yung ano, ganda dito mag-alaga ng manok. Manok. Manok ang maganda dito. Pag ganitong mga halaman, tsaga talaga ito, tsagaan. Kasi ang ano ng lupa, hindi siya mataba talaga na lupa. Pagay ang pula ang lupa. Parang ang pangit ng pananim. Kante lang naman yung bag nila. May ganito palang lupa na ano, hindi talaga siya ano, hinang tanim. O yan, tingin ka ng camera. Ayan, tingin. Tiyok to die. Ayan po asawa ko, may daladalang kahoy. Hirap naman ang ganito. Ayan, pauwi na po kami. Sige na, lakad na. Ha? Uwi na daw po si Bihan. Nagpapakarga. Ayan po, tinatalian na po yung manok ni Tatay Jimmy. May tali na. Ilan na itlog? Marami na? Lilima lang o yan. Lilima pa. Lilima? Hindi natin kasi ilipan eh. Ay na, yan eh. Ayan. Ayan po, nangitlog na yung manok ni Tatay Jimmy. Hindi makita. Hindi makita. Ayan po. Ayan. Ayan, may itlog na ang manok ni Tatay Jimmy. Lima pala. Isang inahin lang ni Tatay Jimmy? Oo. Isang inahin pa lang daw po ng itlog. Amen. Kala pa po inalpasan yung manok? Ano yan na lang, Lord? Di mapalibok-libok lang yan dito kanina. Tungkan ka na mo lang, baka makalayo sa interesan mo na. Hindi alpasan itong pandan. Makalayo ay iba ang makinabang. Pati na naman po tayo. At panglagay doon sa kulungan ko rin ang manok. Ano ele-ele? Nag-ulan tuloy. Oh, na yan. Ele-ele. Ayan. Ang dagat. Kitang-kita. Ha? Ganto ah, oh. Ay, nakita yun ano po. Ayan po, yari na po yung kulungan ni Baby Ellen. Ayan, bisita na.
tulungan ng manok. Ayan, meron na pong laman. Pukurulong na ni Eli-Eli ang kanyang manok. Ayan po, yari na. Yari na ang kulungan ni Bebe Eli-Eli. Mga manok na lang ang kanyang didinsyahin. At sa susunod, gagawa rin po ako sa pang 45 days na kulungan ng manok. Ayan, yan po ang ko natin. Kaya di pa po tayo makapag-vlog sa mga senior na tinutulungan. Ayan po. Pero bibisitahin ko rin po yan pagdating ng allowance ko. Ang mga tinutulungan. Po, yan muna po yung una ko. Shall we have breakfast together?